at ng Kristyanismo. Ito ang magiging paksa natin sa ngayon, ang tungkol sa kaibahan ng Islam at ng Kristyanismo. Sapagkat ito'y sadyang napakahalaga. Subalit, bago ko tatalakay nito, nais ko munang ipaalala sa lahat na isang tabi muna natin ang mga nakikita natin mga katiwalian, kasalbahian, kasamaan ng tao. Ang tao kasi likas naman sa kanya na gumawa ng mabuti at masama. Kaya sa mga Kristiyano, may mga mabubuti sa kanila at may mga masasama. Gayun din naman sa Islam. Meron din mga Muslim na mabubuti at meron din namang masasama. Kaya, huwag tayo tumingin sa tao. Ang tingnan natin yung katuruan. Ano ba ang tunay na kaibahan ng Islam at ng Kristyanismo? At upang ito ay madali nating maunawaan at maintindihan, tayo ay dumako lamang sa pagkatao ni Jesus na siyang napakalaking pagkakaiba na makikita natin ayon sa paniniwala ng mga Muslim at ng mga Kristiyano. Ang mga Muslim ay naniniwala na si Jesus ay hindi humigit sa isang propeta at sugo. Samantala, sa mga Kristiyano, naniniwala sila na si Jesus ay anak ng Diyos at Diyos na rin. Kaya ito ang magiging paksan natin. Sasaliksikin natin, alamin natin ang katotohanan. Sa madaling salita, sinasabi sa Islam ng Diyos ay nag-iisa at walang anak. Samantala, sa simbahan na siyang itinuturo ng mga pari, sinasabi nilang ang Diyos ay may anak. At ang kanyang anak ay si Jesus na Diyos na rin. Kaya, sadyang napakalaki ang kaibahan. Ang Diyos ay walang anak sa panig ng Islam at ang Diyos ay may anak sa panig ng Kristyanismo. Bakit nga ba kami mga Muslim ay hindi naniniwala na ang Diyos ay may anak? Hindi kami naniniwala sapagkat napakaraming mga pangunahin at saligan ng ating pananampalataya o paniniwala na nasa sagasaan. Una, naniniwala kami na ang Diyos ay nag-iisa. Kapag ka sinabi namin si Jesus ay anak ng Diyos, lumalabas ngayon na ang Diyos ay hindi nag-iisa, kundi dalawa. Iba ang magulang at iba ang anak. Kaya, kami naniniwala na walang anak ang Diyos at hindi maaaring magkaroon ng anak. Kaya sa pananampalatayang Islam, matutunghayan ang isa sa mga kabanata ng Quran na tinatawag na Suratul Ikhlas, ipinahayag ng Panginoon Diyos ang Allah. Sa kabanata na ito, ang punong-puno ng katibayan na siya ay nag-iisa lamang. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Kul huwa Allahu ahad. Sabihin mo, O Muhammad, na ang Diyos ay nag-iisa lamang. Allahu samad, ang Allah ang siyang sandigan ng lahat ng pangangailangan ng nilalang. Lam yalid, hindi siya nagkaanak, walam yulad, at hindi siya ipinanganak.
Walam yakul lahu kufuwan ahad. At sa kanya ay walang makakatulad. Punong-puno ng patunay at patutuo sa pananampalatayang Islam tungkol sa kaisa ng Diyos. Kaya, ganun din naman na hindi kami naniniwala na ang Diyos ay may anak. Kasi, kung ang Diyos ay nagkakaanak, maaaring dadami ang Diyos. Kung dinais ng Diyos na madagdagan ang kanyang anak, sino makakapigil? Kung ang tao hindi napipigilan sa pagdami, kahit ano pa mga gawing iba't ibang paraan sa pagsugpo at pagkontrol ng pagdami ng tao, hindi kaya. Ano pa kaya ang Diyos kung ito ay nagkakaanak? Kung siya ay nagkakaanak, walang makakapigil sa kanya kung gusto niya ng apo, kung gusto niya na maging dalawang anak niya, at kung gusto ni Jesus na magkaroon ng anak, ng apo. Dadami ang Diyos. At isa pa nga, nasasagasaan, sa ating pinaniniwalaan, ang Diyos ay hindi maaaring magkaroon ng relasyon sa kanyang nilikha. Nilikha ng Diyos si Birhen Maria. Ngayon, kung igigit natin na si Jesus ay anak ng Diyos, para bang sinasabi natin na may relasyon ang Diyos at si Birhen Maria? Luwalhatiin ang ating Panginoon Diyos, ang Allah. Hindi maaari. Sapagkat, kung sinasabi natin na si Jesus ay anak ng Diyos, anak din ni Maria, anong lumalabas ngayon dito? Ang Diyos ay may relasyon kay Maria dahil sila ay may anak. Hindi kami naniniwala na si Jesus ay Diyos. Anak ng Diyos. Dahil kung si Jesus ay anak ng Diyos na Diyos na rin, sa madaling sabi, ang Diyos ay mukhang tao. Ang anak niya kasi mukhang tao eh. Kaya isa na naman itong nasasagasaan sa ating saligang pininiwalaan na walang nakakita sa Diyos. Ngayon kung igigit natin na si Jesus ay anak ng Diyos, para na rin nating sinasabi na ang Diyos ay mukhang tao. At ito ay isang napakalaking kalapastanganan sa Diyos. Kaya, ang tamang pananaw ay ang sabihin natin na si Jesus ay isang tao, isang propeta, isang sugo, at isa pang katibayan kung bakit kami mga Muslim ay hindi kami naniniwala na si Jesus ay anak ng Diyos na Diyos na rin. Bigyan ng pansin ito. Ang lahat ng tao ay hindi sumunod kay Moses, kay Abraham, kay David, kay Solomon, maging sa uling propeta, si Muhammad, may mga taong nagtakwil sa kanila, hindi sumunod sa kanila. Ngayon, kung ihambing natin si Jesus sa mga propetang ito, wala siyang pagkaiba. May sumunod kay Jesus at mayroon din nagtakwil kay Jesus. Kaya ito ay isa lamang patutuo na si Jesus ay hindi umigit sa isang propeta at sugo. Kung bababa dito sa lupa, ang anak ng Diyos, na Diyos na rin, sino ang may karapatang hindi sumunod sa Kanya? Sino ang may karapatang magtakwil sa Kanya? Wala. Pero bakit sinunod at itinakwil ang mga ibang mga propeta dahil sila ay mga sugo? May karapatan ang tao makinig, sumunod at hindi. At ganun, ang pagturing nila kay Jesus dahil nga siya ay isang propeta at sugo.